Palalabs, good afternoon. So, today is magmumukbang tayo ng yan, lansunis tsaka rambutan. So, ito try natin ubusin to, guys. Dami, sobrang dami talaga. I think half kilos to, tsaka half kilos din tong rambutan, tsaka yung lansunis. So, let's try, guys. Okay, let's try the rambutan. Sobrang tamis. Sobrang laki ng lansunis, guys. Let's try. Sorry, guys, tumawag si Daddy Kin, guys. Okay? So, patuloy natin yung kain natin, guys. Tumawag si Daddy Kin kasi hindi ako nag-reply sa message niya. So, nilagay ko lang yung headset ko, guys. Nakalimutan kong ilagay kasi. So. Kailangan natin ng kutsalyo. Ayan. Look at that, guys. Oh, sobrang laki. Wow. Sobrang tamis, guys. With that size. So, kahapon, guys, tumawag si Daddy Kin kahapon sa akin. Then, sabi niya sa akin, yung friends niya raw doon sa kanila, nagtatanong kung kailan raw kami ikakasal. Kasi sabi ng friends niya, guys, pag pinapakasalan raw ako ni Daddy Kin, magiging citizen na raw ako sa kanilang bansa kung dadalhin ako ni Daddy Kin kasi mayroon na raw kaming anak. Sabi niya, kasal na lang raw ang kulang sa amin.
So, sabi niya sa akin, guys, totoo ba daw yun na magiging citizen ako pag kinasal na kaming dalawa kasi mayroon na kaming anak? Sabi ko sa kanya, hindi ko rin alam kasi hindi ko pa na-experience ang ganyan. So, sabi niya sa akin, try ko raw magtanong sa mga kakilala kong may foreigner din. So, guys, can you comment below, guys, kung for example, papakasalan ako ni Daddy Ken, magiging citizen na ba ako, for example, kung dalhin niya ako? Kasi hindi ko rin yan alam, guys, kini-question niya kasi ako kahapon. Guys, hindi ko alam mga patakaran ng Philippine at saka foreigner, guys. Sa akin lang, magkaroon lang ako ng anak. Okay na sa akin. Kasi gusto na talaga yan ni Daddy Ken, guys, is magpakasal na kaming dalawa. Can you comment please below, guys, kung totoo ba? Sobrang tamis, guys. Kailangan kong tirahan si Francisca ng lansones kasi paborito niya talaga itong lansones. Masarap sana ang rambutan, matamis din, pero I think hindi na siya fresh kasi pag kinain mo siya, guys, merong ano ba yun, yung skin ng buto niya, makakain mo rin. Tapos parang pag fresh siya, hindi yun na, hindi mo yun na kakain. Kaninang umaga rin, nag-aaway rin kami kasi, pero hindi yung away na, ano, pinagalitan niya naman ako kasi, sabi niya, pagbalik niya raw dito, itatry daw namin baka malaki raw ang madala niya na pira, pupunta raw kami ng Hong Kong. Kaya habis ko sa kanya, wala pa akong passport. I think we planned that maybe next time na lang. Sabi niya sa akin, ba't hindi ka pa nagkuha ng passport? Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na kukuha ka na ng passport? Guys, tinatamad talaga ako, guys, yung mag-travel ng Cebu, guys. Sobrang layo kumuha ng passport, guys. Kailangan mo pa mag-travel. Tapos ipadala niya pa si Francisca, guys. Ang haba kaya ng pila pag kumuha ng passport. Sabi niya sa akin, 3 years na raw niya akong sinabihan na pakunin na ng passport. Pero hindi pa rin ako kumuha. Nakakatamad pagbiyahe, guys. Sabi ko sa kanya, guys, what if magpagawa ako ng passport through online kasi marami sa Facebook yung magpapagawa ka lang ng passport pero ikaw na ang kumuha sa opisina. I think gagawin ka lang nila ng ano, hihingi sila sa iyo ng mga requirements. Tapos, pag nagawa na yung passport mo, ikaw na ang kukuha dun sa office nila. Ayaw niya rin eh. Kasi wala lang siyang tiwala sa online.
done, guys. So, yun lang ang video natin for today. And hope you enjoy watching. And don't forget to subscribe. Bye!